sobrang ganda ng binigay sa amin ni Love, sobrang ganda ng material, yun talaga may isip mo na ang sarap pala ng may ganitong privilege to be part of an epic film, an epic production. And hanggang ngayon, magkakatext kami lahat, you know? Lahat nagkaroon ng, kumbaga, na-renew yung ano nila, passion nila sa filmmaking. So, I guess, because of that, pag napanood mo to, magkakaroon ka ng respeto to sa nation mo, sa pagiging Pilipino mo, and working with the seasoned actors na nakasama ko dito, mas lalo ako na-humble, mas lalo ako nagkaroon ng, excitement sa pagiging artista. Anong pinakamahirap na part ng movie na nagawa? Lahat mahirap. Pinalakad. Mahirap yan. Mahirap kayo namamatay ng kalahati ng pelikula. Ganyan lang ako eh. Kasi first part, binaril na ako. So more than half the time, dying ako. So lahat na eksena ko, parang ako napupupo. Masakit eh. So kailangan mo isipin niyo paano ako mamamatay sa bawat eksena ko ganun. Pero masarap kasi yung discipline talaga kailangan mong isipin kung paano ka hindi liliwak na isa-isa-isa na kailangan masakit palagi. Mahirap yung character ko pero masaya. Last na. As an actor, ano yung natutunan mo during na habang ginagawa itong movie na to? That we should never stop learning. We should never stop breaking new grounds and learning as an individual because hindi natin alam kung sa tayo pwedeng dali ng artistry natin. Yung mga ganito pagkakataon na nabibigyan ka ng chance to showcase your talent, parang huwag mo sasayangin. So doon ako nagkaroon ng further discipline and at the same time, further respect sa cinema. Okay. Papa, may have a question kasi kayo ni John Lloyd or ikaw and John Lloyd ay pumuposte sa ipanalo ang Pamilyang Pilipino. Parang may nalilid kami na, parang so you are not supporting any... Yes. I guess, like what the station ID is saying, it's not about who the candidates are, but it's about empowering the Filipino family. Because may ganun tayo, masyado tayong involved, masyado tayong family-centric, yung values natin as a family, as a nation, nagsisimula sa bahay. Kumbaga, so it's important for us to champion the Filipino family because sino magtutulak sa atin para magkaroon ng a brilliant decision, a wise decision as to who we're gonna choose to lead the country. So wala kang i-endorse na candidate? It's not about the candidate, it's about the platform. Mm-hmm. Kung ano yung talaga yung makakabuti because marami na, ang daling mag-lip service, ang daling magsabi kung ano pwede nilang gawin, pero time and again, lahat naman nabibreak. So nakakawalang gana. So I think it's more important now to empower ourselves. You know, tayo yung mag-isip, tayo yung gumawa ng mga paraan kung paano tayo makakakuha ng magandang mamumuno ng bayan natin. Mm-hmm. So, samang tatanong po kasi kung bakit may mga artistang wala sa station ID, yun pong naiwan are just, yun po ang walang i-endorse ang candidate ngayong election. So, ibig sabihin, pag wala doon, may i-endorse po yung mga yun. Okay, question. What's it like working the way JLC? Okay, matanong ba the experience working with JLC? Mukhang brothers to brothers kayo ngayon. Kasi yung mga Pinoy, we've been brothers since my first ever miniseries with ABS 1998. Sa sandaling kailangan mo ako, kasama ko si Lloydie. Kapatid ni Lloyd, ni Marvin, si Kay. Si Kay, boyfriend niya si John Lloyd. So I've seen his growth as an actor and we've been friends since, you know, every Star Magic magkasama kami, Star Magic po sa mga Hard Clubs tour. So ito masaya kasi everyday magkasama kami ng punta sa set, nakakapagkwentuhan kami, even in Berlin. So wala lang, para lang, kung paano kami ito sa K-Dito Boy, ganun lang kami. Makakasayon sa Bayabunda. Okay, sige Mami Jo, for the last question. Oh, kasi may nagpapatanong. Sino ba yan? Si Mario. Sabi niya lalabas. Hindi, tinatanong kung kayo daw kayo may screening daw ba ng Hele sa TFC. Sa March 26. Sa TFC. Ah, meron ba siya? We will let you kasi know. Kasi may mga we have festivals that we're gonna be attending. Hindi pwedeng mag-show ng commercial. Magkaroon ng commercial ng domestic pa lang. So kung saan siya ipapalabas. We were gonna premiere in Tribeca for the North American premiere but it was pulled out. Because magkakaroon na ng commercial run, you know, after it came out in Berlin, dito muna, and then it'll do the rounds sa iba-ibang festivals. And of course, with ABS, sila yung kukuha ng mga teritoryo kung sa ipapalabas po.
Ayun pala yun. So, may mga 80 invitations from international. Different festivals all over the world. Wow. Yes. They're gonna be in Hong Kong next week for the Hong Kong International Film Fest. Yeah. Okay. And with that last question from Mami Jo, we'd like to thank you all for coming. Papa P, thank them. And so, I invite them to support. Yes, once again, we'd like to ask you to take on the 8-hour challenge. And that's a hashtag give love a chance. Yeah. And give cinema a chance because we deserve to watch beautiful films. Like another year na, like Hela sa Iwan and Happies. This is for us. Para po sa Pamilya Pilipino. Pamilya Pilipino! Ipanalo natin sa Pamilya Pilipino! Maraming salamat po. Thank you, many everyone. Okay, we just got the word na kung saan nyo pang mauna sa March 26, we have a March 20 special screening po sa Dolphy Theater. Only at 200. So please... Yes, and some cast members are gonna be there. I think I'm gonna be there. If you want to be part of that, para just relax po tayo in any of the AdProm representatives that... May award pag natapos yung 8 hours. Kape pa more? Okay. It's at 12 noon. It's at 12 noon. 12 noon, March 20. Okay. Ganda. So, mga early birds may una. Para hindi naman mabigay natin yung holy week natin sa ano, sa 8-hour movie. Yes. Thank you everyone. Please support Kala Sir Wag Ang Hapis para po sa atin to. God bless. Thanks, man. Thank you, Papa P. Thank you everyone for coming. Have a good, ano. Have a good ano. Luta.